Andito tayo ngayon sa pinakalumang mansyon dito sa Naga. Tawag nila dito is Garchitorena Mansion. So itinayo ito noong 1920s pa. So tara, pasukin natin. So mapapansin nyo, lumang-luma na talaga itong mansyon na ito, guys. Ang dami na rin sira-sirang parte ng bahay dito. Pasensya na kayo, guys, medyo maingay lang yung audio natin kasi dun banda sa likod natin is rice field. Parang may nagtatraktor ata tawag dun o yung naghuhukay ng lupa. So medyo maingay yung makina. Ito yung pinakahagdan nila dito. Meron pa itong basement, guys. Ito yung kababa sa basement. Ito naman yung pocket. So ito yung day exploration natin ngayon dito. Ito yung pinaka parang veranda nila dito or yung tinatawag nilang terrace. Ayan o. May ginagawa si kuya na medyo maingay. So ito yung pinaka terrace or yung veranda ng mansyon. Kita nyo gaano kaluma itong mansyon na to. Talagang yung ibang parte dito kinain na rin ng kalikasan, puro damo-damo na rin. So dito sa likod natin, kung makikita nyo yan, meron siyang hagdan. So yung hagdan na yan, papunta yan dun sa underground na ito, na itong mansyon. Pakita ko ulit sa inyo. Nandito tayo ngayon sa function hall nila to dati. Unahin natin akyatin yung pinakataas na ito, guys. Bali, dalawang floor lang naman to at saka isang underground. Nandito na tayo ngayon sa taas. Dito makikita niyo puro siya kwarto. Ito, may isang kwarto dito. Ang isang kwarto dito. So ito yung CR siguro na itong kwarto. Ito naman tayo sa kabilang kwarto ngayon. Dito may CR din. Ayan. Wala nang bubong to. Nag-iba na daw yung bubong na ito eh. Hindi mo talaga maiiwasan sa mga abandon yung mga vandalism. So yun, makikita mo yung kaninang butas dun. Ito yung terrace naman sa harap. So dito makikita mo yung highway. Ito, parang maliit siya na terrace. Siguro dati, itong part na to dito, may kwarto to. Tapos, ito yung pinaka terrace nung kwarto. Dito sobrang liwanag lang dito kasi wala nang bubong. Hapon tayo pumunta ngayon dito eh. Sinilip ko lang. Gusto ko lang din ipakita sa inyo. Ayan, ultimo yung hagdan dito. May mga tumubo na nahalaman. So, ito naman yung pinaka-creepy part dito, guys. Yung pinaka-basement na ito. Hindi ko muna kayo kukwentuhan kung ano yung mga kwento dito sa mansyon na to. Panoorin nyo yung night exploration natin dito. Doon ko ikikwento lahat sa inyo yung mga kwentong kapabalaghan dito sa mansyon na to. Maraming kwento dito, guys. Simula pa nung panahon ng hapon. So tara, puntahan muna natin sa pinakababa niya ito. So mag-ingat lang tayo kasi medyo madulas tsaka maputik dito. Kung makikita niyo yung side, puro putik. Ito naman yung parang parking area na ito. Nila to, guys. Ito yung pinaka-parking area nila. Isa pang kwarto dito, gusto ko makita. Parang may CR din dito. Dito sa kabila may CR din. Napansin ako, parang may nag-ihaw siguro dito. Merong maliit na daan dito, guys, pero medyo masukal na siya. Ayan, makikita nyo parang yung kabuuan ng mansyon dito. Andito tayo ngayon sa pinaka-likod na parte ng mansyon. Ayan, makikita nyo. Ayan, ang ganda oh. Ganda ng mansyon. Dito sa likod, mga cornfield naman siya. Ito, may kwarto pa dito. So dito ako dumaan ngayon sa gilid. Wala na palang daanan dito. Balik tayo. Wala na palang daanan doon. Kala ko may tagusan yung kwarto doon. So ito yung pinaka-basement nila, guys. Napaka-creepy na ito. Dito sa area na to, napaka-creepy. Mabigat yung pakiramdam ko dito. So abangan ninyo yung night exploration natin dito. Papasukin naman natin to ng gabi. So ikikwento ko sa inyo kung ano yung kwento niyong butas na yan. So ngayon, ikot-ikot lang muna tayo dito. Grabe, sa lahat ng parte na pinuntang ko sa mansyon na to, ito yung pinakamabigat na area. So tignan natin yung mga kwarto dito. Ito yung isang kwarto.
So, di muna ako didiretso. Maputik eh. Yan, siguro yan, CR yan. Ibutas dito. Yan. So, doon tayo umikot kanina pala. Aso sarado. Dito sementado pa yung sahig eh. Yan, may CR din dito. Ito naman yung isang kwarto. May CR din. Ayan. So, balik na tayo sa taas ngayon. Dami talagang vandalism. Pag mga abandon, hindi natin maiiwasan yun. Siguro dati, nung maayos pa to, napakaganda na itong mansyon na to. Yung sa lugar pa lang niya, puro mga maririnig mo, puro ibon. Tapos sa likod ng mansyon na to, cornfield naman siya. Talagang peaceful tong mansyon na to. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na to. At umabot kayo sa dulo ng video ito. At sana huwag nyo kalimutan i-like at pakishare itong video ito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my YouTube channel. At pakiclick na rin yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga videos na upload natin. So abangan nyo yung night exploration natin dito guys. So napaka-creepy na ito pag gabi, iba yung ambience dito sa gabi. So yun lang, maraming salamat. Peace out.